Ayun, what's up mga kapitbahay? Ayan, anong mayroon tayo ngayon dito? Ayan, maraming tayong dumating na mesh wifi. Ayan, so ito yung isa. Ayan, may gagawin tayong ano, client. Kasi meron tayong client na mangungupahan dito sa ating area. So ang gagawin, magkakaroon sila ng internet. Kasi ang sabi nila, hindi pa daw muna sila magpapakabit ng sarili nila internet. Kaya ang gagawin natin is, kakabitan natin ito, AC 1900 mesh wifi na TP-Link Deco. Ayan. So, ang gagawin natin dyan is setup natin dito sa PF Sense natin. Iko-configure natin to as a PPP o e-router, tapos as a Wi-Fi na rin. So, magiging ano siya, Wi-Fi router mode. Ayan. So, tatlo kasi to. Tatlo yung laman nito. Pang-mesh kasi to eh. Ayan. Kung inyong mapapanood yung mga video ko about dito, marami akong video dito paano mag-configure. So, sa ngayon, isa lang muna ang gagamitin natin kasi gagawin natin siyang router. Yan, ito yun. Napaka-pogi niya, no? Ito siya. Marami pa yan, eh. Doon pa. So, ito. Kakabit tayo ng isa. Susubukan natin kung hindi ko pa kasi ito na-try na i-configure as a router. Tapos, yung internet connection niya is naka-PVPoE. Gamit ang PFSense. So, ngayon, ito-try natin. Ayan, ito siya. Ito yung adapter niya. Ayun o, napaka-pogi niyan. Pati yung puti. Dumihin niya lang pag mga ganito. Kaya minsan, ang ginagawa ko para hindi madimihan, nilalagyan ko ng ganun. Alright. So, ayan. Balik na rin. So, i-configure. Ay, sorry. I-configure natin to. Gagawin natin as a PPPoE router para dun sa bagong client natin. Okay. So, sarado muna natin. Hirap maging vlogger na walang cameraman. Joke lang. Sarado muna natin to. Isa lang muna gagamitin natin. Ito mga kapitbahay, recommended ko to sa inyo. Kung are, mag-setup kayo sa office. Kung may budget naman kayo, medyo may kamahalan lang kasi to. Nasa, magkano nga ba to? Basta mahal to, mga 10K pataas. Ayan. Maganda kasi to. Long range talaga, maganda. So, ang gagawin natin, i-setup natin as a PPPoE connection ang kanyang one internet. Dito natin kabit sa number one. Tapos, ito i-deploy natin doon sa client natin na mangungupahan. Okay? So, let's go. Samahan niya ako. I-configure natin to. Tapos, ilalagay natin doon mamaya sa area. Doon kasi sa area mamaya, magtatanggal pa tayo eh ng CCTV at saka yung mga existing na telepono. Kasi ginagamit dati namin yun eh. Tapos, ginawa lang ano, office o upahan. Okay? Let's go! Ayan mga kapitbahay, ito yung PFSense natin. Meron na tayo dito, may existing na kasi tayong PPPoE server, ayan, 2 clients. So, pinagdagan ko lang na isa. Okay, so ito mga kapitbahay, kung hindi nyo alam kung paano mag-setup ng PPPoE server dito sa PFSense, meron po ako mga video niyan, check na lang po yun sa channel ko. Okay, so ayan, so nag-create na ako, tapos nag-create na rin ako ng rules ko dito sa PPPoE server ko, ayan, meron na rin siya. Tapos ang gagawin na lang natin is i-configure natin tong mesh router na to. Gagawin natin siyang PPPoE connection. Tapos ang gagawin natin kasi nga naka-point to sa ibang VLAN. Ayan, kayo yung mapapansin. Dito sa PPPoE server natin, naka-point to sa ibang VLAN. Gumawa ako ng ibang VLAN, ayan, sa PPPoE client. So ang gagawin natin ngayon, mag-create muna tayo ng VLAN dun sa mga core switch natin. Papunta doon sa remote switch natin kasi hindi yung switch na ito sa kabilang building, so meron siyang remote switch lang. So ang gagawin natin, i-create lang tayo. Okay, so meron kasi tayong switch na ayan, ito yung ating ano, ito yung aking core switch. So magkiklik muna tayo ng VLAN, panibagong VLAN kasi nga wala pa siya dito. Ayan, itong guest ko na to, ito yung mga nasa mesh wifi ko. So, mag-create tayo ng bago. Add, lagay natin is, ano ba tong isa? Hanggang 22. So, mag-create tayo ng VLAN 23. Kasi yan yung kinreate ko dun sa, ano eh, sa PFSense ko. VLAN 23. Okay, so pangalan natin ng PPPoE client. So, save lang natin. Okay. So, save. Ayan, may na-create na tayo. Ayan na. So,
So ang gagawin natin, i-assign natin yung IP bilan, tapos click natin yung PPPoE. Ayan, tapos edit natin, tapos ay wait lang, maglalagay tayo ng isang interface para maitag natin dun papunta sa switch natin, na remote switch natin. Okay, so titingnan muna natin dito. Kuha tayo dito sa default. Ay, hindi na pala kailangan to. Kasi nga, doon na lang tayo maglalagay. Kasi doon tayo magsasaksak ng actual sa isa nating switch. Switch natin is... Tingnan muna natin. Ayan, yung IP ng remote switch natin is 2.168.9. Ayan, tapos yung password natin is... Ayan, mag-create muna tayo rin ng bilan dito para ma-tag natin doon. So, add. So, magagawin natin bilan 23. Ayan, tapos pangalan, PPPoE client. Ayan, tapos, itong delete na ito, napakadali lang na ito mag-tag and tag. So, ito, lalagay tayo, it's up to 28. So, naka-not a member. So, apply muna natin. Tapos, titingnan natin. So, among default dito is 9, 12, ito kasi yung pinaka main port eh. Okay. Edit natin. Magtatag tayo ng okay, hahanapin ko pa pala doon. Kasi may existing tayong connection doon na nakakabit doon sa existing na telepono at saka sa CCTV natin. Yun na lang muna iti-trace natin. Hanapin natin kung saan yun. Tapos itatag natin siya dito mamaya sa bilan na to para tumagos, para pumunta siya dito sa PFSense natin. Okay, so let's go, samahan niyo ako. Ayan mga kapitbahay, ito yung sinasabi ko sa inyo na remote switch natin. Ayan, D-Link din po yan. Ayan. Okay, so ito yung main router natin ng Converge natin. Yan yung connected dun sa kabila. Tapos ito yung remote switch natin na pagkakabitan ng mesh wifi natin na gagawin natin PPOE server. So isa sa mga yan, sa mga wire na yan, yan yung wire doon na existing doon sa kabilang building nito, sa genset na to, sa kabila noon, meron doon na isang dalawang office na upahan. Isa yan, yan sa mga yan, yung port ng CCTV tsaka telepono. So, hahanapin natin, iti-trace natin sila ngayon para maitag natin doon sa VLAN kung saan natin ilalagay. Okay? So, iti-trace natin, ito yung gamit natin. Ayan. So, ito, gamit natin tracer. Itong tracer lang to. Made in Shopee. Ayan. Itong tracer natin. Pero goods naman siya. Useful naman. So, ito yung ating Shopee na barena din. Tatanggalin muna natin yung camera doon. Okay, let's go. So, ayan. Ito yung area, mga kapitbahay. Hindi so ganun kalaki yan. Medyo maliit lang siya. Ayan. Tapos may divider lang. Bali, dalawang office to eh. So, wala pa tayong ilatag dito kasi hindi pa natin sure kung magpapalatag ba sila ng kable. Dalawa po yan. Dito yung isa. Ayan, sa kabila. Ito, tagus ng pader na to. Kasi yung aircon, nag-iisa lang kaya hindi nilagyan ng buo. Kaya tagusan lang yan. Ayan. Okay, so dito tayo maglalagay ng wifi. Dito, patunayan natin dito. Ito kasi existing wire natin. Yan yung CCTV natin. Yan. Ay, CCTV natin. Tatanggalin natin yan. Tapos, ito yung telepono natin. Grand stream. Tanggalin natin to. Tapos, yung existing wire na to, ito yung paggawin natin network nila. Tapos, iti-trace na lang natin doon. Titingnan natin. Okay? So, ayan. So, tatanggalin muna natin telepono at saka yun para maikabit na natin. Okay? Let's go. Ito ka muna. Medyo mainit lang. Kasi nakasarado pa yung aircon. Tago mo natin yung telepono na to.
itong telepono na to. Dalawang kable. Hindi ko alam kung ano mayroon dun eh. So, tatanggalin ko muna. Ayan. Tanggalin ko muna yan. Babalik ako. Wala akong tagahawak ng camera eh. Tapos, titrace natin yan. Ayan. Okay, let's go. Ayan mga kapitbahay, nagtataka kayo. Ayan. Dalawa yung kable. Pero ang pinaka main kable talaga kasi yan, iisa lang. So, kaya lang siya naging dalawa. Kasi, diba nakalagay rito telepono. Yung telepono na yon. At saka CCTV. So, paano nga ba siya gumagana? So, ito. Yung main connection nito is naka voice connection. Tapos, kaya lang gumagana yung CCTV kasi itong telepono na to, itong grand screen na to, dalawa kasi saksakan yan sa likod. Merong pinaka main port na LAN tapos PC. Yung CCTV nakakabit sa PC. Tapos, kaya tumatagos yung VLAN ng CCTV kasi itong telepono na to is parang switch tong likod na to eh. So, may VLAN tagging siya. So, kapag tinag mo yung bilan ng CCTV na yon, automatic tatago siya. Kaya, eto yung kagandahan ng telepono na to. Pwede ka mag-jumper kahit nakabilan ka. Ang gagawin mo lang, itatag mo lang yung bilan dito sa loob nito mismo, tatagos na yon. Okay? So, ayun. Eto mga kapitbahay, titrace na natin siya. Ayan mga kapitbahay. Tip ko lang po sa inyo mga kapitbahay. No? Diba yung iba kasing tracer na ganito, kapag nakasaksak siya dun sa switch natin, kumari, yung wire na yan, nakasaksak sa switch natin, hindi siya tumutunog na ganito. Parang kahit naka-on siya, ganun yan. Yan, tingnan ko mapapansin. Umiilaw yung dalawa. So, ibig sabihin may power. Kasi naka-POE yata ito eh. Ayan. Yung ayan o. Oh. Yung iba kasing tracer, hindi yan tumutunog. Hindi yan tumutunog. So, ano nga ba ang style ko? Kunyari, example, nakalimutan mo yung tracer mo, tapos may kailangan ka na i-trace na doon sa switch mo pero wala kang dalang ganito. So ano nga ba ang style ko dyan mga kapitbahay? Ang style dyan mga kapitbahay, kuha ka ng isang device, mapa laptop mo yan or kahit anong device, basta may power, saksak mo lang siya sa RJ niya, tapos automatic ang magiging status kasi ng port niyan doon sa switch, magiging online. So gagawin mo, screenshot mo muna or ipicturean mo muna yung status ng mga port dun sa switch, tapos saksak mo to. After mo mapicturan, isaksak mo, tapos lahat ng naka-online, kung nadagdagan, kung anong number ang nadagdag dun sa in-screenshot mo, ibig sabihin, yun yung port na to. So, ganun lang kadali, mag-trace, kumari, wala kang ganyan. Okay, so, tip yan mga kapitbahay, mga discarding malulupit. Okay, so, let's go, iti-trace na rin kasi itong tracer na to, made from Shopee, kakaiba. Kahit nakasaksak siya rin sa switch, tumutunog pa rin siya. Ang mapapansin, no? Diba? Active. Ayan. So, natin. O, diba? So, tara. Punta tayo dun sa remote switch natin kanina dun sa kabila. Titingnan natin kung matitrace natin ito dun. Okay, let's go. So, ayan mga kapitbahay. Nandito tayo sa remote switch natin. Tingnan natin. Uy, tumutunog lahat. So, dito sa dalawa na to, magkatabi kasi siya eh. Natanggalin muna natin yung isa. Tingnan natin. So, ibig sabihin yung isa, hindi na ilaw eh. Tingnan natin. So, baka ito yun. So, wait lang. Tingnan muna natin. Akitin natin. So, tama nga ito ngayon. Kasi itong isa, umiilaw eh. So, ito ngayon. Number, ano number ba yan? Galing naman ito. Tingnan natin. Ayan mga kapitbahay, nakita na natin siya. Napakaganda ng ganitong tracer eh. Kahit nakakabit sa switch, tumutunog pa rin. Made from Shopee. Ayan, number 17 po siya. Ayan. Volume natin ha. Ayan, number 17 siya.
Let's go. Itatag natin siya doon sa bilan natin. Let's go. Yan mga kapitbahay. Na-trace na natin to. Na-trace na natin tong port na to. So port 17 to doon sa switch natin. Okay? So babalik na tayo doon sa server room. I-configure na natin yung port na yan. At saka itatag na natin siya doon sa bilan natin sa remote switch. Para tumagos na. Tapos, ito, dadalhin natin doon sa loob. Kasi ito, ililipat ko ito doon sa kabilang building. Kasi mayroong bakante ron na walang CCTV, lalagyan natin. Okay? So, pupunta tayo doon. I-configure natin yung deco router natin. At saka, pag-configure, kakabit na natin ito balik. Para pag pumunta na yung client, ready na tayo. Okay? Let's go! Ayan. Ito yung core switch natin. Maghahanap muna tayo ng hindi gamit. So, siguro ang ilalagay natin is ito na lang yung ayan, number 5. So let's go, babugoy natin dun sa gawin niya para din natin ilagay it. Pangit kasi dito masyado na malayo, so dito na lang tayo sa core para diretso. Okay, so let's go. Ayan, yung napili natin is number 5, so pupunta lang tayo dito, tapos edit ganito po. Pag HP, i-untag natin yung number 5. Add, ayan o. Port number 5. Ay, sorry. Ayan, port number 5. Ayan, naka-untag yung status. Tapos, untag, tapos. Ayan. Ay, save mo lang. Save. Kapag pumunta ka dito sa bilan, ayan. Mayroon isang port na naka-untag. Ibig sabihin, member siya. Pero kapag sinabi nating tag, ibig sabihin, daanan lang. I mean, inaala lang natin na pwede siyang dumaan. Okay? Let's go. So, i-configure na natin to. Let's go. Close muna natin to. Ayan, dito tayo sa cellphone natin. So, meron kasi tayong app dito. Ayan, dyan pala sa mga bago lang, no? Sa bago lang nakapanood neto. Meron tayong ano eh, video nito kung paano mag-configure netong deco na to. Okay? So, ito yung ating network. So, ayan, yan yung existing natin. Ang gagawin natin, mag-create tayo. Create network. Tapos, titignan natin status. Ayan. Mamaya, kapag nag-blink na yan, ayan, kumari, nag-blink na ganyan, ibig sabihin, ready to configure na yan. Okay, so, bilisan ko na lang kasi meron naman akong tutorial nito, panoorin na lang nyo. So, S7. S7 ka ba? Ako tama, S7? Dito ko, S7. Wala nyo? Saan ba si S7? E-series? X-S7? S7? Ayan, S7. Next. Alright mga kapitbahay, eto na nga. So, eto yung ating TP-Link. Ayan, connected dyan dito. Ayan, connected siya dyan. So, success tayo mga kapitbahay. Working na siya. Yan ko yung mapapansin, may activity na siya. Working na siya. Ayan. Ayan o. Oh. Kulay white na. So, ibig sabihin, may internet na siya. Okay. So, goods na tayo dito. Tapos, dun sa mga remote switch natin, naka-link na rin yan. Naka-tag na rin yung bilan. So, ang gagawin na lang natin is i-connect na lang natin doon kapag nandun na yung client. Okay? So, let's go. Ipapakita ko sa kanyo na na-configure na natin. Okay? Ayan mga kapitbahay, kung nyo mapapansin, kapag pumunta ka rito sa network, ayan, network. Ayan, kung nyo mapapansin, ayan o. Oh. Internet connection type is PPPoE. So, ayan yung nakukuha niyang IP. Okay? So, nakaset lang siya sa allow all. Naka 888 Google DNS lang para access nila lahat. Kasi, babayaran naman nila yan eh. So, ayan, PPoE. Tapos, ayan. Okay? So, success tayo. Kaya, let's go! Ayan mga kapitbahay, ayan na yung PPPoE natin. Ayan, okay. Configured na. Tapos, nakalimit na rin yan. Ang asking speed lang kasi nila, ang kaya nilang bayaran is up to 5MB lang. Ayan, so, kasi tatlo lang naman ata sila. Tapos, nakalimit na rin. Hindi na rin nila pwedeng ma-access yung firewall na to. Hindi na rin nila pwedeng ma-access yung mga inside network natin kasi naka-firewall, naka-rules na rin, naka-limit na rin. So, wala na silang access. So, ang sarili nila nila is parang may sarili silang router. Okay? So, ayan. Kaya mo papansin, ayan. Ito, connected to dun sa TP-Link natin na deco na sinetup. So, kapag nag-speed test ka, ayan. So, up to 5 lang to eh. Naka-limit na rin yan, working na siya.
Ayan, position download niya is symmetric. Ayan. Ayan, sakto 5. Okay. So, ayan mga kapitbahay. So, goods na tayo. Working na. I-deploy na lang natin dun sa client. Connected na. And then, para na tayong gagalawin na iba. Okay. Let's go. So, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo or sana nag-enjoy kayo sa video natin na to. So, ito mga kapitbahay. Kung hindi nyo pa napanood kung paano mag-limit ng bandwidth per IP dito sa UPO server. Marami akong video niyan. May video ako niyan. Tsaka, dun sa video ko na una kung how to configure the PPPoA server, nandun lahat to. Makikita nyo lahat kung paano ko to ginawa. Okay, check na lang nyo sa mga video natin sa channel natin para makita nyo paano mag-configure nyan, paano mag-limit, ayan, up to 5 lang, saka working yung ating TP-Link na deco. So, ayan, working po yun. So, ibig sabihin, pwedeng gawing pang client router yan using PPPoA server. Okay? So, ayan mga kapitbahay, wala nga lang fiber yan, di pwedeng fiber through UTP cable lang. So, iba pa rin talaga yung mga ibang may port ng fiber, okay? So, ayan, pero kung mayroon ka namang MediaCon, pwede naman yan. So, mag-work naman yan, okay? So, maraming salamat. God bless and peace and thank you so much and we love you all. Thank you so much for supporting my YouTube channel. Bye!